In between Ascension and Pentecost, yun pong Ascension ay yung kapistahan na ipinagdiriwang natin ng Linggo noong nakaraang Linggo. At yun naman pong Pentecost ay yung kapistahan na ipagdiriwang natin sa susunod na Linggo. In between that, narinig natin yung pagpili sa papalit kay Judas sa 12 sa 12 sa 12 apostol. At ang ganda ng kwento na isinasaad ng unang pagbasa tungkol sa pagpili ng papalit kay Judas. Kung inyong matatandaan, bakit ba pinalitan si Judas? Sapagkat he betrayed our Lord. He betrayed the trust of his fellow apostles. Nagkasala siya. At matindi ang kanyang pagkakasala. Dahil hindi lamang simpleng pagkakamali ang kanyang ginawa. Itinakwil niya ang ating Panginoong Jesus. Ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesus. At ngayong araw na ito ay ipinapakita sa atin yung pamamaraan ng pagpili ng simbahan sa papalit sa mga apostoles o sa mga apostles. At yun ay ginawa sa pangunguna ni Peter. At paano ang naging pagpili? Bagamat ang pagpili ay by drawing lots, bago nila ginawa yon, bago ginawa ni Peter yon, ano ang kanyang hiningi? Hiningi niya ang gabay at basbas ng Panginoon upang ituro sa kanya o sa kanila kung sino ang pinipili ng Diyos. Hindi kung sino ang kanilang gusto. At ganyan ang pamamaraan ng simbahan sa pagpili ng mga pumalit sa 12 apostol na kung tawagin ay successor of the apostles or successors of the apostles. At yan ay walang iba kundi sa kasalukuyang panahon kundi ang mga obispo. Kung tawagin ay successors of the apostles. At ang pagpili sa kanila ay hindi sa kagustuhan ng mga maghihirang kundi sa kagustuhan ng Diyos. Pero sa kabila ng katotohanan ito, katulad ng realidad na narinig natin sa unang pagbasa, meron pa rin at meron pa rin nagiging katulad ni Judas, nagtataksil sa Panginoon. Ano ang dahilan? Sapagkat katulad ni Judas, nakalimutan nilang manatili sa ating Panginoon. Nakalimutan nila na sila'y nandun sa position of authority dahil sa Diyos. Dahil may mission silang gagawin. Nakalimutan nila to remain with Jesus. Sa ating ikalawang pagbasa sa mabuting balita, yan ang habilin sa atin. Lahat tayo ay tinawag, lahat tayo ay pinili ng Panginoon sa pamamagitan ng binyag. At para tayo'y huwag mawala sa Panginoon, Kanyang itinagubili na manatili sa Kanya. At papaano nangyayari ito? Paano mananatili sa Panginoon para tayo'y huwag mawalay sa Kanya? At tayo'y huwag matiwalag sa kanyang sambayanan. Number one, tandaan natin,
ang pananalitili sa Panginoon ay nangangailangan ng constant relationship with Him. At yan ay sa pamamagitan ng ating panalangin. Kung tayo araw-araw na nakikipag-usap at nagninilay ng salita ng Diyos, mananatili tayo sa Kanya. Hindi tayo mawawala. Anuman ang pagdaanan natin sa buhay, hindi tayo maliligaw. Tatandaan ninyo na hindi sinabi ng Panginoon na ang pananatili sa Kanya ay mga ngahulugang kawalan ng mga pasaanin sa buhay. No. Sinasabi lang niyang manatili sa Kanyang pag-ibig. Manatili sa Kanyang pagmamahal. Hindi sinabing manatili kayo sa akin at mawawalan kayo ng pasaanin sa buhay. No. Because the real way to Christ is to follow Him on the cross. Ang sino namang gustong sumunod sa Kanya, ang Kanyang tagubilin ay pasanin ang Kanyang krus sa kasumunod sa Kanya. Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos sa oras na tayo ay nahihirapan sa ating mga pasanin sa buhay kung tayo ay mananatili sa Kanyang pag-ibig. At ang pananatili sa Kanyang pag-ibig ay mangyayari lamang kung tayo ay nagdarasal, kung tayo ay nananalangin. Araw-araw. Ikalawa, hindi lamang sapat ang pananalangin at pagninilay sa banal na kasulatan. Mahalaga din na malinaw sa atin na meron tayong sinusundang utos ng Diyos. Kapag ka sinusundan natin ang utos ng Diyos, na siyang habilin sa atin din, malinaw sa atin ang direksyon nating pupuntahan. Malinaw sa atin kung ano ang tama at mali. Kung ano ang labag sa utos ng Diyos. Kaya ang pananatili sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang pag-ibig ay nangangahulugang pananagutan. Pananagutan na i-establish ang relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pagninilay sa banal na kasulatan at pagsunod sa Kanyang utos na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Ganyan ang ibig sabihin ng pananatili. Mga kapatid, hindi lamang po ang mga obispo, ang mga pari ang pinili ng Diyos. Lahat tayo ay pinili ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. At kung gusto nating huwag mapatulad kay Judas at sa mga iba pang binyagan na nawala sa simbahan, sundin natin ang payo at tagubilin ng ating una at ikalawang pagbasa. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal at pagninilay at sundin ang Kanyang utos upang ating matanggap ang bunga ng pananatili sa Kanya, ang kagalakan at kapayapaang Kanyang pangako sa atin bilang nagsusumikap na siya'y masundan. Nakakalungkot kung saka lamang natin marirealize ang mga kahalagahan nito kung pipikit na ang ating mata at tayo magsasauli na ng buhay sa ating Panginoon. Sana huwag na nating paabutin pa ang panahon na yan, ang pagkakataon na yan upang tayo ay masunod ang kalooban ng Panginoon na manatili sa Kanya habang buhay, habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw.